Nagtatrabaho si Dennis Aguilar bilang isang security guard sa isang kapitolyo sa Kamaynilaan. Halos 6 na taon na siyang naninilbihan sa kanilang departamento. Kahit na palipat-lipat siya ng lugar na tinitirahan, dahil sa iba't ibang lugar siya nadidestino, ay hindi siya napigil ng ina na umalis at sumunod sa pakiusap nito, na maghanap na lamang ng ibang trabaho. Delikado ang napiling propesyon ni Dennis. Hindi lamang isang beses nalagay sa panganib ang buhay niya dahil sa trabaho. Ngunit, mailap pa rin sa kamatayan si Dennis dahil lagi pa rin siyang nakakaligtas sa mga kamay ng mga masasamang tao na gustong gumawa ng krimen at masama sa kapwa niya. Dahil sa pangyayaring yon, ay lalong pinag-igi ni Dennis ang trabaho. Maraming mga kaibigan at kamag-anak niya ang hindi sang-ayon sa trabaho niya, lalo na at namatay ang kapatid niya nang barilin ito ng holdapper sa isang bangko na pinapasukan. Gusto mo bang magaya sa kuya mo? Paano na lamang kung hindi ka maagap at mabilis? Eh di sana ay pinaglalamayan ka na namin ngayon. Ang laging sinasabi ng pinsan niya sa kanya sa tuwing uuwi siyang may pasa at bali sa katawan. Isinawalang bahala niya lahat ang mga pangaral sa kanya. Ang laging nasa isip niya ay kung oras mo na, oras mo na. Walang makakapigil kahit anong ingat ang gawin mo. Isang araw, pagpasok niya sa locker room nila para ilagay ang bag niya ay nakasalubong niya si Romel, ang kapwa security guard na kasamahan niya sa trabaho. "Den, kanina ka pa hinihintay ni sir," sabi nito habang hinuhubad ang sapatos. "Bakit daw?" Takang tanong nito sa kasama. "Mukhang ikaw ang napili para pumalit kay Harold." Kunot noong humarap si Dennis sa kausap. Bakas ang sobrang pagtataka sa muka. "Ha? Ano ang nangyari kay Harold? Wala pa siyang 1 linggo dun sa Rizal ah." "Hindi ko rin alam din. 3 araw pa lang siya dun." "Diba siya ang nagvolunteer na magpadistino roon? Dahil ang dahilan niya ay malapit sa bahay ng syota niya." "Hindi ko pa rin siya mismo nakakausap din. Si sir lang ang nagsabi sa akin kanina na ikaw raw ang ipapalit niya kay Harold doon. Tinanong ko si sir kanina pero hindi siya sumagot. Kaya naisip ko baka may emergency kina Harold. Kaya biglaan ang pag-uwi rito sa atin." Sige. Pupuntahan ko sa opisina si sir ngayon." Paalam nito sabay naglakad palabas. Kumatok ng 3 beses si Dennis sa pinto ng opisina ng kanilang pinaka-head security. Nang marinig niya na may nagsalita sa loob, ay pinihit niya agad ang doorknob. Nagbigay galang siya, saka naupo sa bakanting upuan sa harap ng lalaki. "Good morning po, sir." "Ah, Dennis, ikaw ang papalit kay Harold doon sa Rizal. And I can take no for an answer. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Si Harold ay gusto nang mag-resign sa kanyang trabaho. Kaya ikaw ang ipapalit ko roon." Ano pong dahilan niya sir para mag-resign?" "Confidential, kaya hindi ko pwedeng sabihin. Tanungin mo na lamang siya kung gusto mo talagang malaman." Kalmadong sagot nito sa kanya. Tumango lamang si Dennis sa tinuran ng kanyang boss. Ano man ang dahilan ni Harold ay alam niyang mabigat ito. 10 taon nang nagtatrabaho ang lalaki bilang security guard. Tapat ito sa tungkulin, kaya hindi niya maisip kung ano ang nag-udyok dito upang mag-resign. "Heto ang bagong schedule mo din," tugon ng boss niya, sabay abot ng 1 puting papel. Pagkatapos niyang kunin at basahin ang nakasulat doon, ay mabilis na siyang nagpaalam dito. Bago pa siya lumabas, ay may huling habilin pa ito sa kanya. "Den, kahit anong marinig at makita mo, tandaan mo na sila ay hindi totoo at gawa lamang ng iyong imahinasyon at guni-guni." Pahabol na sabi pa nito habang matiim na nakatitig sa kanya. Pagkalipas ng 2 araw ay nadistino na si Dennis sa Rizal. Pinilit niyang kausapin si Harold
para alamin ang totoong dahilan sa pagre-resign nito. Noong una ay ayaw pang sabihin nito ang tunay na dahilan. Pilit iniiwas sagutin ang mga katanungan niya. Hindi siya pumayag hanggang hindi ito umamin sa kanya. Baka pagtawanan mo ako din kapag sinabi ko sa iyo ang dahilan. Sabi nito habang iniiwas na tumingin sa kanya. Harold, bakit naman kita pagtatawanan? Kasi baka pagtawanan mo ako katulad ni Sir noong sinabi ko sa kanya ang nangyari. Sabihin mo nga kasi, ano ba talaga ang nangyari? May multo. Hindi lang isa. Marami sila din. Noong unang gabi ko roon, wala pa akong masyadong nararamdaman. Pero noong pangalawang gabi ko na, may mga naririnig na akong panaghoy at lumalakas yun habang lumalalim ang gabi. Yung pangatlong gabi ko, yun na ang hindi ko nakayanan. Kuwento nito sabay lumunok ng laway. Nanlalaki pa ang mata nito at bakas sa mukha ang matinding takot. Ano ang nangyari? Nambibitin ka naman. Reklamo niya. Naagaw ng kuryosidad niya ang kinikwento nito. Yung pangatlong gabi ko na, nagpakita na sila. Kaya hindi ko nakayanan. At ngayon ay magre-resign na ako. Hahanap na lang ako ng ibang trabaho din. Hindi na niya napigil pa si Harold. Kahit anong pangungumbinsi pa ang sabihin niya. Buo na ang desisyon nito na umalis at humanap na lamang ng ibang mapapasukan na trabaho. Bago ito tuluyang magpaalam sa kanya, ay binigyan pa siya nito ng babala. Den, huwag ka nang tumuloy roon. Baka mapahamak ka lang. Ngunit sa katigasan ng ulo niya, ay hindi siya napigil ni Harold sa kagustuhan na ipagpatuloy niya ang naiwang trabaho nito. Bueno, ayaw mong makinig at magpapigil. Sige, mag-iingat ka na lamang doon din. Tanging nasabi nito sa kanya, saka tumalikod na at umalis. Kasalukuyang naghahanda si Dennis ng gabi na yon sa kanyang kwarto. Katatapos lamang niya maligo at magbihis, isinuksok niya ang baril sa baywang at pinuno ang bulsa ng mga bala ng baril. Ito ang una niyang gabi sa trabaho. Dito siya nadistino sa Kapitolyo ng Rizal. Iba't ibang sangay ng mga opisina ng gobyerno ang nasa loob ng isang malaking compound. Bago siya lumabas, ay pumasok naman si Robert, ang kasamahan niyang nakadistino roon. Pang-umaga ang duty ni Robert, samantalang siya naman ay panggabi. Ikaw naman ang magbabantay ngayon, pare. Good luck sa'yo. Sumilay ang nakakalukong ngiti sa labi ni Robert. Kung inaakala mo na maniniwala ako sa mga multo, diyan ka nagkakamali. Sa uri ng trabaho natin ay mas dapat tayong matakot sa mga magnanakaw at mamamatay tao. Bahala ka kung hindi ka naniniwala, pero huwag kang magtapang-tapangan. Ako sa tagal ko rito nung una natakot ako ng sobra, pero nung malaman ko ang kwento ay nasanay na lamang ako. Hindi nga nila kayang manakit, ngunit ang mga panaghoy at daing nila ang nakakatakot, pati na ang mga itsura nila. O sige na, magpahinga ka na, pagod lang yan. Pagtatapos niya sa usapan nila, saka tumalikod at lumabas na ng kwarto. Alas 6 ng gabi ay umupo na si Dennis sa loob ng guard station at sinuksok ang headset sa magkabilang tenga. Nakinig siya ng mga kanta mula sa cellphone niya para malibang at hindi mainip. Nang sumapit ang alas 8 ay naisipan niya na lumabas muna para bumili ng kakainin para sa hapunan. Hindi siya nahirapan na humanap ng mabibilhan dahil may malapit na kainan doon. Pagkatapos niyang ituro ang napili ay agad siyang tinanong ng babaeng tindera kung bago lang ba siya sa lugar na yon. Sinabi niya na nadistino lamang siya at pagkalipas ng isang linggo ay babalik rin sa dating tirahan. Hindi na kumibo ang tindera, ngunit kapansin-pansin ang kakaibang titig nito sa kanya. Ipinagkibit na lamang ng balikat ni Dennis ang ginawi ng tindera
Hanggang makabalik siya ay nakasunod pa rin ng tanaw ang tindera sa kanya. Pagkatapos kumain ay naisipan niyang magbukas ng account sa Facebook. Nag-selfie siya at pinost rin ng oras na yon sa timeline niya. Hindi niya napansin ang oras dahil nawili siya sa mga nababasang comments at pakikipag-chat sa mga kaibigan sa Facebook. Tumigil lamang siya ng malobat ang cellphone. Pagkatapos isaksak ang cellphone at charger, ay tatlong sunod na humikab si Dennis. Tinatamaan na siya ng antok. Tumayo siya at umunat upang kahit papaano ay mawala ang antok na nararamdaman. Sumigaw pa siya para tuluyang magising. Ngunit napalingon siya sa bandang kanan niya nang may sumagot sa pagsigaw niya. Hindi siya pwedeng magkamali. May narinig siyang sumigaw. Agad niyang kinuha ang flashlight at lumabas sa guard station. Mabagal ang mga hakbang niya habang tinutugpa ang lugar kung saan niya mismo narinig ang sigaw. Bawat madaanan ay tinatapatan niya ng hawak na flashlight upang hanapin ang taong sumigaw kanina. Hindi niya maintindihan ang sarili. Ngunit parang may malamig na hangin ang dumampi sa batok niya. Bahagya siyang napatigil sa paglalakad at napalunok. Tinalasan ang mga mata sa paligid dahil nararamdaman niyang may ibang presensya at tila hindi siya nag-iisa sa lugar na yon. May tao ba riyan? Bawal na ang mga tao dito sa ganitong oras ng gabi. Sigaw niya. Ngunit alingaw-ngaw lamang ang bumalik sa kanya. Mabilis siyang tumalikod para bumalik sa guard station. Ngunit bigla siyang napalingon muli nang may marinig na mga yabag na tumatakbo palapit sa kanyang direksyon. Nasa malayo ang pinanggagalingan nito. Nasa tansya niya ay hindi lamang 10 tao ang tumatakbo. Marami yon. Ilang sandaling na natiling nakatayo si Dennis. Hinihintay ang mga yabag na naririnig mula sa di kalayuan. Kung nanluloko at nananakot kayo ay hindi niyo ako matatakot. Sigaw niya dahil bigla na lamang nawala ang mga yabag na naririnig niya. Nang makasiguro na wala namang tao, ay humakbang na siya pabalik sa guard station. Pagdating doon ay binunot niya sa saksakan ng cellphone at muling nakinig ng music. Lapat na lapat ang likod ni Dennis sa sandalan ng upuan at unti-unti ay napapapikit na siya. Nang biglang may narinig siyang ingay na parang bumangga sa gate o pader. Mabilis na napatayo si Dennis at hinawakan ng baril na nakasuksok sa bewang. Nilapag niya sa mesa ang cellphone. Napakalakas na ingay na narinig niya mula sa gate. Hawak ang flashlight ay mabilis niyang tinungo ang gate. Ngunit wala siyang nakitang tao nang lumabas siya. Napakunot lalo ang noo niya nang may marinig siyang mahihinang tila mga ungol at panaghoy. Humarap siya ngunit wala siyang nakitang tao. Nilibot niya ang paningin sa buong paligid. Ngunit bigo siyang makita ang nagmamay-ari ng mga ungol at panaghoy na narinig. Akma na niyang hahawakan ng gate nang marinig niyang muli ang makatindig balahibo na mga ungol. Paglingon niya ay muntik na siyang mahimatay sa nasaksihan. Sa sahig ay nakadapa ang mga tao. Yung iba ay halatang patay na dahil sa mga itsura nito. Yung iba ay bali ang liig. Labas na ang isang mata mula sa kinalalagyan nito. At lalong nadagdagan ng takot ni Dennis nang makita ang iba na marahang gumagapang palapit sa kanya. Umiiyak ang mga ito at humihingi ng tulong. Napasigaw siya at napapikit dahil sa takot na lumukob sa kanya. Patuloy pa rin sa pag-ungol at panaghoy ang mga taong gumagapang palapit sa kanya. Tinakpan niya ang tenga dahil ayaw niyang marinig ang nakakakilabot na paulit-ulit na mga tila galing sa ilalim ng lupa ang naririnig ng mga boses ng mga ito. Gustuhin man niyang tumakbo para makatakas ay hindi niya magawa. Malakas ang pangangatog ng mga tuhod niya at tila ba napagkit sa simento ang sapatos niya at hindi niya magawang ihakbang man lamang ang mga paa. Nagdasal siya ng paulit-ulit habang nasa ganong posisyon. Maya-maya ay nawala ang mga ungol na naririnig niya.
Dahan-dahan niyang minulat ang mga mata. Naglaho ng lahat ang kanina lamang ay nakakahilakbot na tanawin na nasa harapan niya. Nang makabawi ay patakbo siyang bumalik sa guard station. Wala siyang pakialam kahit pagtawanan pa siya ni Robert at boss niya. Pero bukas na bukas rin ay magre-resign na siya. Hinintay ni Dennis na mag-umaga. Kahit patuloy pa rin niyang naririnig ang mga ungol at panaghoy, ay hindi na siya muling lumabas pa ng guard station. Magdamag siyang nagdasal habang patingin-tingin sa labas. Nang magsimulang sumilip ang haring araw sa silangan, ay nawala na rin ang mga nakakakilabot na mga ingay na naririnig. Tinawagan niya ang boss niya at sinabi na uuwi na rin sa mismong araw na yon. Hindi na nagtaka ang boss niya dahil kapareha lang ng naranasan niya ang naranasan ni Harold. Kahit mawalan siya ng trabaho ay ayos lang sa kanya dahil hindi niya kayang tiisin ang takot at sindak na hanggang ngayon ay nasa dibdib pa niya. Hindi mawala sa isip niya ang itsura ng mga bangkay at kaluluwa na hindi matahimik sa lugar na yon. Pagbalik niya sa kwarto ay hindi man lamang kababakasan ng pagtataka si Robert sa reaksyon niya. Ikinuha siya ng kape nito para tuluyan siyang kumalma. Habang nakatitig sa tasa ng kape ay nagsimulang magkwento si Robert sa kanya. Ang lugar na ito ay dating ultra na kung saan ay nakatakdang ganapin ang programa ng isang sikat na artista at host. Isang sikat na game show kung saan ay namimigay ng limpak-limpak na papremyo at pera. Napakaraming tao ang nagtiyagang pumila at maghintay ilang araw bago ang nasabing game show. Pawang mahihirap ang mga gustong manood na nag-aasam na mabiyayaan kahit kaunti man lang. Mga nag-aasam ng swerte, ngunit isang trahedya ang gumimbal sa mga mamamayan. Lalo na nang mangyari ng mismong araw na yon ang stampede. Napakaraming tao ang namatay. Marami rin ang sugatan. Ayon sa mga nakaligtas, ay hindi nila alam kung paano nagsimula ang kaguluhan. Basta sa likod daw nagsimula ang gulo. Kaya ang mas lalong naapektuhan ay ang mga nasa harapan at mismong unahan. Bata man o matanda ay naging biktima sa malagim na trahedya. Ang inaasam na swerte ay naging isang malagim na kamatayan. Sila ang mga kaluluwang hindi matahimik na patuloy na nagpaparamdam at nagpapakita. Mga kaluluwang sumisigaw at humihingi ng hustisya sa kanilang sinapit. Hindi nila matanggap hanggang ngayon na mga patay na sila. Humigop ito ng kape sa hawak na tasa. Matapos marinig ang kwento ni Robert, ay lalo siyang nangilabot nang muling maalala ang nasaksihan mismo ng kanyang dalawang mata. Tuwing pinipikit niya ang mga mata, ay muling sumisingit sa balintataw niya ang mga itsura ng mga bangkay na nagpakita sa kanya. Alam mo ba, may aaminin ako sa'yo. Sabi pa ni Robert habang seryosong nakatitig sa kanya. Ano yun? Alam mo ba kung bakit nagkagulo noon? Nanatili lamang siyang nakatitig kay Robert at hinihintay na sabihin nito ang iba pang nalalaman. Kasalukuyan na akong security guard dito noon. Isa ako sa mga naatasan na magbantay sa mga pasaway na dumalo sa game show. Pero habang nakatayo ako noon sa pwesto ko, nakita ko ang mga tao sa harapan ng ultra. Wala silang mga ulo. Nung una akala ko imahinasyon ko lamang yon. Hindi ko akalain na Cygnus yon na nagbibigay ng babala sa akin na may nakatakdang masamang mangyayari ng mga oras na yon. Bigla na lang nagtulakan ng mga tao mula sa likod. Kaya naapakan at nadaganan ng mga taong nakita ko sa harapan na walang ulo. Sila lahat ay namatay at wala akong nagawa para iligtas sila. Ang bilis ng mga pangyayari. Kanya-kanya ng takbo ang mga tao. Wala silang pakialam kung may mabangga at maapakan sila. Ang iniisip lang nila ay ang mga sarili nila. Mahabang salaysay nito habang bahagyang gumagaralgal ang tinig. Lumapit siya kay Robert at hinimas ang likod nito para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam. Naintindihan niya ang lalaki dahil kahit siya ay hindi pa rin makapaniwala. Natotoong nasaksihan niya ang nakakapangilabot na karanasan kagabi. Habang nasa biyahe
ay biglang bumalik sa alaala niya ang nakita kagabi. Ang mga kaluluwang nakahandusay sa simento, bali ang liig at mga nakakahilakbot na mga itsura ng mga ito. Ngayon, ang tanging magagawa na lang niya ay isama sa dasal ang mga kaluluwang humihingi ng hustisya sa kanilang pagkamatay. Ang mga ungol at panaghoy nila na nag-aasam ng katarungan sa kanilang sinapit. Hindi talaga natin masasabi kung ano ang nakatakdang mangyari sa ngayon, bukas at sa hinaharap. Tanging ang nasa itaas lamang ang nakakaalam ng lahat.